Mas paiigtingin naman ang pagbabantay ng kapulisan ngayong Kapaskuhan dahil sa inaasahang mas darami ang krimen sa mga panahong ito. Maging ang MMDA, naghahanda na rin sa pagbigat ng daloy ng trapiko habang papalapit ang Pasko. May ulat si Patrick De Jesus. Sa pagpasok ng winter months, inaasahan ang mas maraming krimen, kaya't ang Philippine National Police ay pinaghahandaan ito. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr., iniatas niya ang mas maigting na presensya ng mga pulis. Ide-deploy din niya ang mobile forces ng PNP, maging ang kanilang Special Action Force. So, police presence kasi mahirap po na sabi natin na visibility. Mas maganda po na presence para nang sa gano'n ay nararamdaman po sila dapat. Nakikipag-ugnayan po dapat sila sa ating mamamayan. Kinatasan din ng PNP Chief ang mga district directors sa Metro Manila na makipag-ugnayan sa mga barangay upang matukoy ang mga lugar na madalas may krimen. We would know kung saan po tayo magdi-deploy. Malalaman din po natin ano po ang intervention na gagawin natin at ano po ang tulong na kayang ibigay po ng bawat barangay para nang sa ganun ay yung bang tulong-tulong yung sama-sama po tayo na sugpuin po ang kriminalidad dito po sa ating komunidad. Sa datos naman ay pinresenta ni Asurin ay patuloy ang pagbaba ng krimen hanggang sa pagsisimula ng Marcos administration. Pababa ang crime index sa mga focus crime kabilang ang theft, physical injury, robbery, murder, kidnapping, rape at homicide. Kaakibat din ng pagpasok ng Bermans ang mas mabigat na trapiko dito sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, posibleng sa Nobyembre pa naman maramdaman ang mas mabigat na trapiko. Pero ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na ito. Mas maraming tauhan ang ide-deploy upang gabayan ang mga motorista. Ang deployment naman po ng MMDA is na sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, pero may emphasis po tayo sa mga areas ng mall at yung mga entertainment areas at mga pasyalan po, dahil yan po ang siguradong pupuntahan ng ating mga kababayan during the Christmas season. Ikaw konsidera din ng MMDA ang dialogo sa mga mall operator ukol sa pag-adjust ng mall hours na taon-taong ginagawa upang makatulong na maibsan ng mabigat na trapiko, lalo na tuwing rush hour. Patrick De Jesus, para sa Bayan.